Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwa ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. It was the truth, so I did not at all have to be challenged. You do not have to tell me na hindi tama yung ginagawa mo. Patakaran ay ilahad ang storya na fair at balanced. Yun ang aming mga guiding principles. Literary and film icon's body of work spanning 5 decades captures the Filipino struggle for social transformation. For as long as there's democracy, vital na may media. I have an obligation as a tatay, not literally lang to my children. It's a obligation to the next generations. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Professor Nick Yongson ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng centennial ng broadcasting sa Pilipinas, itinatampok po namin sa programang ito ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Universidad ng Pilipinas sa mga natatanging alagad ng media sa ating bansa. Ito po ang 2nd episode ng ating palatuntunan. Para patunayan na mayroon pa ring tapat at profesional na manggagawa sa industriya ng media, naisipan ko na dapat simulan ng kolehiyo at ng UP ang pagtukoy at pagkaparangal sa mga katangi-tanging media practitioners sa pahayagan at magazine, pelikula, radyo at telebisyon, at digital media na hindi lamang kinikilala dahil sa husay ng kanilang mga publikasyon, pelikula at gawain sa broadcast, kundi ginagalang din dahil sa kanilang hindi natitinag na profesionalismo, di matatawarang integridad at tapat na paglilingkod sa bayan. Sa palatuntunang ito na binubuo ng 5 episodes, itinatampok ang 15 tumanggap ng Gawad Peridel mula 2004 hanggang 2019 bago pansamantalang natigil ang pagbibigay nito dahil sa pandemya. Sa unang episode, itinampok ang mga ginawaran mula sa larangan ng print media, sina Eugenia Duran Apostol, Pachico Sayares, at Jose Pete Lacaba. Sa episode na ito, kikilalanin natin ang mga tumanggap ng Gawad Peridel sa larangan ng pelikula, sina Vilma Santos noong 2005, Kidlat Tahimik noong 2009, at Ricky Lee noong 2015. Inyong matutunghayan ang mga dokumentaryong nagtatanghal sa kanila na nagpapaliwanag kung bakit sila napiling parangalan ng Gawad Peridel. Na ito ang film na gusto ko kasi I know magandang ibig sabihin ito at malaki ang maitutulong nito pagdating sa information and educating your audience. Dahil kung ang bawat bata ay napalaki ng disente at makatao, sana'y nabuo na ang isang disente at makataong lipunan na ikararangal naming ipamana sa inyong lahat. Batang paslit pa lamang si Vilma Santos nang pumasok sa pelikula noong 1963. Sa industriya, nakilala siya bilang aktres at sa kalaunan bilang direktor at producer na rin. Nagkaroon din siya ng programa sa telebisyon at sa radyo at ginamit niya ang kanyang popularidad para pumasok at magsilbi sa gobyerno bilang public servant. Sa mahigit 5 dekadang ipinamalagi niya sa pelikula,
mapapansin ang kanyang transformasyon mula idolong popular patungong profesional na aktor na walang takot na tumanggap ng mga papel ng mga tauhang buong tapang na nagpapahayag ng katotohanan sa panahon na maigting na paniniil sa batayan karapatang pantao sa ilalim ng diktadurang Marcos. Binigyang buhay din ni Vilma Santos sa pinilakang tabing ang mga tauhang nakapagpalaya sa kamalayan ng maraming kababaihan sa ilalim ng patriarkal na lipunan at nagbigay sa kanila ng kakayahan na mapanghawakan ang sariling buhay. Kinikilala si Vilma Santos ng kanyang mga kasamahan sa industriya ng media bilang huwaran ng profesionalismo, kasiningan at integridad at iginagalang bilang artistang may pananagutan sa lipunan. Panoorin po natin ang dokumentaryo tungkol kay Vilma Santos na aking pinroduce at dinirihe ni Professor June Austria. Tayo kikilos. Sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang pelikula. Mga buhay na larawan ng buhay. Mga larawang pumupukaw sa damdamin. Kumikiliti sa imahinasyon at gumigising sa kamalayan. Nagtataglay ng kapangyarihang magdulot ng pagbabago sa lipunan. Ang kapangyarihang ito ay tangan ng mga alagad ng sining ng pelikula. Tulad ni Marcelo H. Del Pilar, manunulat at reformista, taglay ng mga alagad ng pelikula ang kakayahang imula ang mamamayan sa katotohanan, antigin ang makataong damdamin at yakapin ang pagbabago. Vilma Santos, Between, Artista, alagad ng sining, huwaran ng pagbabago. Burlesque Queen, di ba? Parang teenager, teen flicks lang yun eh, para sa Lenora Omar. Na mga young love, puppy love, mga ganyan lang ang mga movies na yon na hindi masyadong hinihingan ng malaking, walang malaking expectation sa acting. Pero pagdating ng Burlesque Queen, I think yun yung turning point. Doon niya na, napatunayan na artista din siya, na ilabas na yung song. Doon nagsisimula na ipakita yung kanyang abilidad sa pag-arte. Sabi ko nga, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Siguro naman, sa ganda ko ito, pag-aagawan naman nila ako, di ba? Kahit na waitress lang naman sa restaurant eh. At saka pwede rin naman ako kahit magsimba na lang sa bangketa. Ang movie na Burlesque Queen ni Celso at Castillo ang turning point ng karir ko. From sweet image yun eh, yung kami-kami nila, Bobot. Kasi yung sweet image, biglang ang role ko isang burlesque dancer. At first natakot din ako. Parang my God, paano ako magiging burlesque dancer? Nag-aaral ako sa madre. This business for 42 years na. I started since I was 9. Dumaan ako ng stage na yun na pwede na. O yan for the fans. Hello.
I'm not saying wala akong depekto ngayon, but yung mga roles na ganito na I will look ugly or deglamorized, hindi na ako natatakot sugalan. Bilang artista, na, ipakita niya sa atin na iba-ibang karakter ang kaya niyang ilarawan para sa mga manonood. Wala akong pakialam! Ibalik mo sa akin si Jojon! She's a brilliant and consummate actor. Yung puso niya, yung ano nilalagay niya. So nakikita mo nga siya actually in projects that she transforms. You know? She has learned to transform. Tama! Kadakila ang banghangarin ninyong nakawin ng aming take. Oh, basta ayoko! Ang hirap dito sa relasyon natin, puro ikaw ang nasusunod. Kusan tayo? Once, the director says action for a scene, automatic yun. Papasok siya dun sa eksena. Papasok siya dun sa sitwasyon, dun sa karakter. Ibang biglang, nakakatawa pagka eksena mo siya, biglang nag-iiba. Biglang turn around, wala nang civil mo sa antes, makikita mo na yung taong kausap mo sa eksena. Sa relationship, give and take. Pero itong atin iba eh. Ako give ng give, ikaw take ng take. She has matured and grown up as an actress. She has become sensitive to direction. There was a complete sensibility already. A difference in the way she expressed pain and hurt. Nung araw, magaling na naman talaga yan. Pero mas lalo siyang gumagaling ngayon. Even up to now, one thing good about her is that she continues to learn. Kahit na marami na siyang accomplishments, there's always something new. And she tries to find something new and show it in her work. Even up to this time, I'm still at the learning process kung sasabihin mo acting ang pag-uusapan. Ang isang advantage ni Vilma over most of her colleagues is that she is both an artist. She had become an artist. She was no longer just a movie star following the director's instructions. I felt I was no longer working with a movie star, but that she and I were two artists collaborating on an objective statement about life and death and human relationships. Abay, mas ano siya ngayon? Mas professional. Noon, laging late yan eh. Oo, mamumuti ang buhok mo sa kakahintay. No? At kung sisipot. Wala naman akong ginagawa mo sama sa kanila. Lagi nila akong inaapit, sinasaktan. Imagine, she's working since 9 years old. So, syempre, dumating din yung time na tao lang yan eh, nagkakaproblema. So, yun naman, yung mga unprofessional, wala na yon. Ngayon na siya ang masasabi ko na napaka-professional naman. You know, V, considering the time we spent together working on this film, considering your professionalism and generosity, I am not surprised why you have become an institution. Napakataas ng level ng kanyang disiplina sa sarili niya. Umisan ang director niya hindi magpapakat, pero siya mismo magpapakat kung hindi siya happy or contented doon sa kanyang na-acting or na-bigkas niyang mga dialogue. As a director, wala akong ma-complain, wala akong mareklamo tungkol sa kanyang attitude pagdating sa trabaho, pagdating sa oras, pagdating sa attack ng kanyang trabaho, sa role pala niya, pagdating sa ginagawa niya bilang artista. Pasensya ka na. Marami akong tanong. Ayoko kasi magmukhang tanga. Talagang one siya. Dedicated siya sa kanyang profession as an actress. And that is the reason maybe that she has lasted up to this time. Bago ako makipag-negotiate sa producer, script muna.
And then through the script, malalaman ko na more or less yung character. Bago ako sumugod, kabisado ko na yung character na gusto kong, more or less may idea na ako ng gusto ko i-portray. Sa tuwing sinasabi niyang para kang karinderyang nakabukas o katarungan para kay Cadencio o tratuhin mo ako bilang tao, kasabay niya rin tayong nagsasabi noon sa bawat sulok ng sinihan, sa bawat sulok ng Pilipinas. Dahil si Vilma Santos sa puting tabing ay ikaw, siya, tayo. Kasi single mama ko, ganun. Tapos nagtrabaho, lahat na lang ng ano, papasukin mo para lang mabuhay mo yung anak mo. Kahit nandito na ako sa malupalop ng mundo, dito daladala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Nakikita ko yung sarili ko doon sa role na ginagampanan niya sa anak. Totoo yung inaarte niya doon, Direk. Ang sakit noon, yung ikinulong siya nung umalis yung amo niya, tapos nung nagluluto siya habang karga-karga ang bata. Totoo lahat yun. Feel na feel ko yun, yung role niyang yun. Kasi naranasan ko yun. Ayan na, bahay, kubo, kahit munti, ang alaman ko. Talagang, sa totoo lang po, Direk, mula nung na-dismiss po ako nung nagwe-welga kami, tumitimo sa isip ko yung parang nagiging makabayan ako. Mga itinaglalaban mong karapatan mo bilang isang mamamayan, talagang umano sa puso ko talaga yung ano eh. Maaasahan natin na yung mga manonood ay na sumusubaybay sa kanyang pagganap sa iba't ibang papel ay madadala sa kanyang ipinahihwating na mga pananaw sa mundo, pagpapahalaga sa bagay-bagay. Actually, nagbago yung pananaw ko eh. Dahil tayo parang, kumbaga, yung sinasabi na nakakahon na yan. Eh. Sinabi natin kontrabida. Pag kirida, ah, masamang tao yan. Pero nung napanood ko siya, lalo sa relasyon, nakita mo doon na tao sila. Ginagampanan ko ng mga sinasabi nating pinapakita yung women empowerment, heaven ako dyan. Ibig sabihin, ito yung mga characters na talaga kung gusto mo kong hindi naman malaki hiningi ko sa iyo. Konti lang. Alam ko, kirida lang ako. Pero, pahingi naman ng konti pagmamahal. Konsiderasyon man lang. Kung di mo kayang mahalin tulad ng isang tunay na asawa, edi mahalin mo ako bilang isang kaibigan. Kung ayaw mo pa rin nun, bigyan mo na lang ako ng respeto bilang isang tao. Yun nga eh, yung pinipili niya yung kanyang papel na gagampanan, pinipili niya yung karakter. Isang karakter madalas na malakas. Strong character. Ginagamit niya yung kanyang kalayaan na magdesisyon, mamili kung anong gusto niya gawin sa buhay niya. At ang maganda dyan, sa totoong buhay, nagagawa niya, napipili niya. Halimbawa, noon parang lagi na lang, o mamili ka, career o pamilya. So para bang mamimili ka lang. Pero si Vilma, sa kanyang mga
papel na ginagampanan at sa kanyang totoong buhay, parang namili siya. Namili siya, gusto niya lahat. At nakamit naman niya yata. Ano ba? Hindi ka titigil! Asar na! Asar na ako! Ula! Dapat mo ba? Paghanda mo lang ako ng pagkain. Makain man lang sa oras, mas kata na ko. Ikaw talaga? Pag ayaw mo tumigil, ayaw mo tumigil! Tatapal ako ng mga sinitigil mong bunga nga mo! Ano? Ito, ito, itlog na lang! Parang gusto nilang tiyak, gusto nilang tiyak, itlog! Siguro, pinaglita sa ingay, no? Di pinanganak ka, panahon ng gera! Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ano ang gusto mong gawin ko dito sa itlog? Sa pamamagitan ng pag stigma, tatatlong dekada, ipinakita at ipinatanggap ni Vilma Santos sa atin ang isang lipunang bumabalikwas. Ako mismo, fighter din ako talaga. Magiging mas madali, mas siguro sa babaeng palaban. Maybe because kahit ako personally, palaban akong babae. Ipadama sa tao yung mga kailangan ng mga tao, yung mga needs ng mga tao, mga sambayanan ba, kailangan maaari sa ating bansa. Ngunit araw-araw ay isinisilang ang mga anak at magulang na magtatawid sa bangka ng pagbabago. Sapagkat ang payapang pangpang ay para lang sa mga ngahas sumagupa sa alon sa panahon ng unos. Siyempre mahirap na tantyahin kung ano talaga ang nagiging epekto ng isang artista sa mga manonood. Parang natin karakter na kanyang ginagampanan. At yun ay isang bagay na matatandaan ng mga manonood at makikintal sa kanilang isipan na itong tauhang ito ay pwedeng mapaghanguan ng halimbawa ng sa kanyang pagganap. Dahil kung ang bawat bata ay napalaki ng disente at makatao, sana'y nabuo na ang isang disente at makataong lipunan na ikararangal naming ipamana sa inyong lahat. Buong buhay ko, yan na lang ang sinasabi nila sa akin. Wala kang magagawa itong gusto ng asawa mo. Wala kang magagawa dahil dapat... Putres naman, dapat hindi ganun. Ilang beses kong narinig, ilang beses akong sinabi lamang, isang madring hindi dapat makialam sa mga bagay na wala siyang nalalaman. Pero una sa lahat, ako Kristiyano. At bilang isang Kristiyano, alam ko at alam nating lahat na tayo ay nasa tama, na tama ang ating ginagawa, na tama ang ating ipinaglalaban. Sa pamimili ng role niya, nag-grow din eh. Naging more socially relevant yung mga films na ginagawa niya. At the same time, ang feeling ko parang hindi nag-grow ako na sa klase ng mga pelikulang ginagawa niya. Every time na tumatanggap siya ng movie or gumagawa siya or namimili siya ng script, ang first and foremost, iniisip ni Vilma yung responsibilidad niya eh, sa tao. Na hindi lang ako dito gagawa ng pelikula dahil para ma-please lang yung mga fans ko o manood sila, kundi aware siya, ginagaya siya, ginagawa siyang huwaran, iniidolo siya. So it's high time siguro na, na nangyayari na ngayon na yung mga pelikulang ginagawa niya nagiging huwaran na tanggap ng masa at totoong nangyayari sa totoong buhay. Inevitably, ordinary people with extraordinary lives and has created awareness to various socio-political issues. Kasi ang buhay ng artista, kung minsan, if wala kang choice, kundi sumunod sa producer. At ang unang-unang target is the movie to make good in order for you to have bibigyan ng pagkakataon na this time
na ito ang film na gusto ko kasi I know magandang ibig sabihin nito at malaki ang maitutulong nito pagdating sa information and educating your audience. Isa nga sa magandang nagawa ni Vilma dyan, yung ginamit niya yung kanyang clout sa movie industry para makalabas sa mga ibang naibang mga role, no? Iko-consider ko sarili ko isa sa palagay kong kukunting swerte, meme swerte, na nabigyan ng pagkakataon na makapag-demand sa mga roles na gusto nila, not necessarily thinking of box office income. Kung ibig sabihin ng couture ay yung pag-iwan ng tatak ng kanyang personalidad sa isang papel at sa mga ipapampapel na kanyang ginampanan. Makikita natin ito sa mga pelikula ni Vilma Santos mula pa noong Pagputi ng Uwak, Burlesque Queen, hanggang sa Sister Stella at saka Negada. As an artist, she has nurtured aesthetic refinement and has constantly searched for the beauty and enhancement of her craft. Merong natatanging brilyo ang Vilma Santos na dinadagdag niya sa ginagampanan niyang role. Vilma Santos, isang huwaran sa pagbabago ng sarili at ng kanyang sining. Modelo para sa industriya ng pelikula. Imagine, 9 years old, aktres na siya. Saan mo, dinadala ang 2,000 kinikita ko sa sine? Ang aktres kasi para sa akin, Direk, maski ano, kaya mo. Kasi aktres ka eh, best aktres ka. And the people, you cannot fool the people. Kung hindi nagugustuhan yung acting mo ng tao, eh, agad, diba? Mahusay siyang artista, tsaka masipag siya, parang siyang pumili ng kanyang mga role, mga scripts, ng kwento. Hindi niya pinoprostitute yung kanyang trabaho. She's not only an artist and star, but as I said, she continues to learn. Kaya kung ano man yung mga naging pagkakamali niya, and even her personal lifestyle, is a good role model for her fans. Aware na siya na kailangan ngayon sa mas nakararaming manonood na may ma-impart siya na moral lesson o yung katotohanan sa mga nangyayari sa lipunan. Galing sa puso niya lahat ng kanyang mga ginagawa. Well, siguro inaalay mo na yung buhay mo sa publiko, inaalay mo na, ibinibigay mo na yung sarili mo para sa publiko. Hindi na ibang magsasabi kung paano tayo mabubuhay. Kinakatawan niya ang artista, mahusay siyang kumanap. Kinakatawan niya ang isang leader sa industriya, leader sa pakahulugang nag-siset siya ng standard para sa pagkilos at pagpamuhay ng isang artista sa pelikula. Vilma Santos sa Puting Tabi. Salamin ng katotohanan, imahe ng pagbabago at nagbabagong lipunan. I will consider myself very lucky na naabot ko yung point na ito. But again, hindi ko to naabot ng overnight. Bago rin ako nakarating dito, blood, sweat and tears. Inna, inna, inna.
Kinikilala si Kidlat Tahimik na Eric De Guia sa tunay na buhay bilang ama ng Philippine Independent Cinema dahil isa siya sa unang tumuklas ng inobatibo, orihinal at mapangahas na paraan ng paggawa ng pelikula. At dahil malaki ang kanyang nagawa para mapalaganap ang alternatibong pelikula sa loob at labas ng bansa. Karaniwang isinisiwalat at binubos-bos ng kanyang mga pelikula ang konsepto ng progreso ng mga bansang first world na nagpapayaman sa iilang kapitalista ngunit nagpapahirap naman sa mas maraming karaniwang mamamayan. Isinusulong din ang kanyang mga obra ang pananaw at interes ng mga bansang third world tulad ng Pilipinas na matagal na ring pinagsasamantalahan ng mga puwersang neokolonyal. Ang mga pelikulang indie ni Kidlat ay malaking ambag sa paglago at pagpapatibay sa isang mapagpalaya at mandaigdigang third cinema, nagsusulong sa malawakang dekolonisasyon ng mga bansa ng ikatlong daigdig at lumalaban sa sistemang kapitalista ng pelikulang Hollywood na ang pangunahing layon ay magkamal ng salapi. Patuloy si Kidlat sa paghimok sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong filmmaker na manatiling tapat sa tinatawag niyang sariling duwende o artistic vision at gumawa ng mga pelikulang maglalahad ng tunay na karanasang Pilipino. Narito po ang dokumentaryo tungkol kay Kidlat Tahimik na produced ni Professor Roland Tolentino at dinirihe ni Senon Palomares mula sa panulat ni Professor Patrick Campos. Ako ay si Kidlat Tahimik. I am Kidlat Tahimik. I choose my vehicle and I can cross this bridge. Again, I tried to cross the bridge by myself when I was 4 years old. I am Kidlat Tahimik. I choose my vehicle and I can cross any bridge. Today, I am still trying to make that final crossing to freedom. I am Kidlat Tahimik. I choose my vehicle and I can cross all bridges. Si Kidlat Tahimik ang masasabi natin pinakauna sa mga contemporaryong indie filmmakers. No? He used elements in the films that you would not see in a Broca or Bernal film. Malakas yung experimentation ni Kidlat. While Lino Broca was there, Kidlat Tahimik was occupying a different and cherished position. One of the leaders of third world cinema at the time, major scholars and theorists wrote about the aesthetics and the political position of Kidlat Tahimik and the role it played, the position it played in the so-called third world cinema discourse. Kidlat exists on a parallel universe that would run along whatever the golden age was or the second wave was of Philippine cinema. From out of nowhere almost, he just emerged, almost like a clap of thunder, right, with his winning at the Berlin Film Festival and how he really caught the admiration of the world. As a Pinoy, I find him extremely congruent, progressive, and true to himself, true to his heritage, true to his country, true to his Asian heritage. I mean, it's just totally in line. Meron siyang nararamdamang pangangailangan na ang identidad, pangkultura ng mga Pilipino ay kanyang matuklasan. He spoke a new visual language. He totally changed the paradigm of making movies in this country. Very admirable itong taong ito, but almost singular. Instinctively, I have made the films that I made in my early career. And dahil hindi ako pumasok sa film school, hindi ko pinag-aralan yung corporate way of making films, even if I had an MBA. I think I found my own system, yung sariling daloy ng
sariling duwende ko, enabled so I can continue storytelling. Yung paggawa na ng peligro, parang mas nakakahinga ka, pwede kang huminga, at sa paghinga mo, kahit na hawak-hawak mo yung camera, humihinga rin yung camera sa'yo, pataas, pababa, ganyan. They might seem also open-ended, and a lot of it seems very oceanic, in sense na malawak siya, you know, you don't know where it's going, it's not predictable. I don't really know where or what or why certain footages are being taken. I don't know why my finger has a tendency to pull the trigger. Siguro it's a bathala na attitude na. Okay, given the fact na parang guerrilla filmmaking, independent filmmaking, sariling duwende storytelling, I think we have to be more adaptable. Yung filmmaking process ni Kidlat is so organic and resilient. So, yung influence niya sa mga filmmakers today is undeniable. Ina-open up ko lahat ang mga cosmic avenues para ma-include ko kung anong gusto kong ma-include sa story ko. Something that nobody would have ever filmed. I've never lifted the camera to aim and record that. But for whatever reason, yung sariling duwende ko, sabi niya, pare, kunin mo yan, magamit mo yan. I call that personal filmmaking. Hindi siya ferocious. Quiet nga siya. May sense of determination siya eh. Because yun ang beauty ng personal filmmaking. They have a vision. So Kidlat had a vision. He pointed at a new world. If we ignore our indigenous or indigenous strengths and try so hard to fit in with American Idol requirements of life, it's not that we only become second-class citizens in being trying to be like them. Pero hindi lumalabas yung pinaka galing ng pagka-Pinoy natin. Late 80s siguro, 90s, he started playing around with installation art din. He had this, yung against TV, yung limit idiot box hours. Thank you. Liberty means limit idiot box hours. TY. We don't realize how the television set has taken so much of our life. Ito yung Trojan horse ng Western civilization, okay? And then he came out with his Cinema Tonto. This was like a series of installations lagi where it was about parang how the West was won. Do you know what tonto means, Nini? Tonto means stupid. The colonial word for idiots. All conquered people were called indios. Los indios tontos. Welcome to Cinema Tonto. Guaranteed to keep us in the dark. Thanks to the idiot box, we can't seem to get our energies focused in this country. Yes, Kidlat. That's how the West was won. He'd also do performance art. Kasi usually, yun nga, when he'd be invited somewhere to show his film, the standard thing is that after the film, the director will come and give a talk. Eh, yun, sa kanya, he was, I guess, thinking, eh, kung talk lang, diba, everybody's talk. Ah, yes, spaghetti. Please buy spaghetti, Philippines. You like Thai food? Thai food, skin is dog. Yes, you have water crisis here in Japan. 水不足 ですってね. Last week I sold Typhoon to Shikoku Island. And without trying just to be the artist who is so original, the artist who is good. Pero basta parang ko niyan. Gusto niyang lumabas eh. Will I say it with a speech and drama, articulation, expose your peas and your teeth? Oh,
palalabas ang wala na ko. Basta yung excited na kwenta, sige lang. Basta, palala ko, maintindihan ko sinasabi ko. Basta, di ba? Also at that time in Baguio, they started the Baguio Arts Guild. He was one of the founders of the Baguio Arts Guild. Dinevelop nila ng pamilya niya yung Bocas, ito, na nagbibigay ng daan para sa mga younger artists or yung mga artists na walang mapag-exhibitan. Inspiration din para sa kanila, ganun na pagpatuloy ang art nila dito sa art space na to. Ano mga sariling duwende in action? Pero kasi ang kwan ko talaga master carpentry. Pero sanay ako sa kung eskwalado, libelado. Pero nung siya, kasama ko siya, na puro kiwing-kiwing. Nakikita ko mga kiwing. Pero pagtingin ko sa kwan, maganda. Anong nare-recognize ko from all these years of making this kapakapa films and pokpok tastas architecture and badhalana scripts. Maybe one day the world will understand it. I'm really leaving Baguio. I always tell everybody, I'm migrating from Baguio. Palibasan na po ako ng green card ko. Anong unang inisip nila? Ha? Punta ka na sa Amerika? Traitor! Yeah, I got my green card to Ifugao. Ito na pantali sa may host na naputol. Bago nangyari sa host? Siguro bumigay kasi may na... naputol na bumigay yung host. Sa upper irrigation o lower irrigation? Sa middle. Lower daw. Sige. Repair crew, let's go to repair site. Siya mapahapki nagsalagahakta kung ang tubo. Naglinalakad mo na yan araw-araw. Then you see some of the Ifugaos with their yung toes nila, ganun ang kwan. Para sa atin, pangit yun. Because sa city, kailan slender yung mga paanan, di ba? Pero sa kanila, that was, when you keep walking over the years, kumakapit yung paa mo. Nagiging finger. So, kumakapit sa pilapil. And after a while, it's a sign of life that you have lived. It's being appreciated here because he live like one of them. He eat what they eat and he respect people. He joins wedding, like he joins funeral, like the lama-lama he joins if he has time like that. And he's very helpful. This madman Kidlat Tahimik has decided to leave it out, yeah, leave it out until the end. In Hapao. So I want to retire and maybe come closer to that kind of neutral state. But it's funny because if you know of his background, you know that he graduated from Wharton. He comes from a landed family. But I'd like to believe what we see of him is not a put-on. What we see of him is a internal revelation or a realization when he was growing up. Nag-aral ako sa Amerika. Oo nga, gusto kong gumawa ng pelikula. Pero my God, you know, maski na mayaman ako, I'm a native. You know, I'm a Gorot. And I think that's one of his advocacies. Basically, itaguyo yung cultural integrity ng kanyang pinanggalingan o kanyang mga ancestry, the Igorots. We have a film video training so that we can be able to document our culture. It's a pity that education comes to despise our culture. So he said that is wrong. If we know, we do not rely on foreigners. Siyang unang nagturo sa akin sa humawak ng video camera. Nakikita ko yung mga namamatay na matatanda na wala hindi nakunan, paano ang buhay niya. Dinodokyo ko yan eh.
sinusundan ko sila hanggang pagkamatay. Yung mga tradisyon na ginagawa dito sa lugar namin, na ngayon hindi na eh. Para lang sa mga anak ko sa susunod na kung gusto nilang makita yung itsura ng Ifugao noon, naka-file ako. Kaya minsan kasi nagsasama kami, nagsushoot kami dalawa eh. Pag napanood yung nashoot ko, oh, mas magaling ka pa sa akin. Maybe we cannot ignore that modern world, no? And it's not a question of going back to the Stone Age. We're not talking about that, no? Ang kailangan natin is, bakit natin tinatago yung kaalaman ng mga katutubo? These guys have an inner momentum as far as problem solving. Sa kanila, instinctive. And I think this is strength of the Filipinos. If we talk about indigenous strengths, yung kapakapa, pakirandaman, unti-unting nahanap ng solusyon, this thing won't last forever, but given the resources, without any expertise, the solution. The Ifugaos had resisted foreign domination for over 500 years. Thanks to the strength of the ancient tribal culture. When I look at my films and videotapes, I can proudly say that I was a father first, and then a filmmaker. In that order. Maybe that's why it now takes 12 years to finish a film. But I have no regrets. By choosing yung priority na hidratahimik sa tatay and a filmmaker, at least klaro sa akin na kung bakit ako hindi gagawa ng massacre films. You want to see Kidlat? Ako, and what girl should we see? Fernando Jr. I mean, I like this one. I don't know, this one na lang, the mafia movie. Once Upon a Time in America. Tini, what do you want to see? I want to see the Rambo film. Okay. You want to see the Rambo film? Which one? This. But Nini, that's not the movie page. We're always part of his creative process, which I think makes Kidlat Tahimik, let's say, outstanding. Because not many artists, let's say, get to be a good father and an artist at the same time. I think in this case, he was able to incorporate his art making with his family. It was important to experience growing up with my children. Because they reflected to me themes that I think should have been a little more relevant than if I had just taken the formula of making films for my bank account. Artists here in Baguio, everyone calls him Tatay, and even most of the people who come here. You don't think he's that guy, you know, in a pedestal. It's just like one of us. Unassuming, benevolent, kind, you know, and a good mentor. A lot of young guys, they don't know what they want to do, they don't know, they're all mixed up, they all have problems. And then they have the potentialities to do visual art, or do carpentry, or do sculpture, or do filmmaking. And then Kidlat helps them out to find their direction on their way. Siya yung kinusundan namin, nag-step forward kami. Para rin, para someday, maging Kidlat Tahimik din kami. He encourages us to do that the same. Parang gawin namin, kung ano yung forte namin, tuloy namin, gawin namin. Siya rin yung tumutulong para mag-boom yun. Si Kidlat kasi, hindi yung, hindi yung teacher ko lang. Kaibigan ko, parang tatay ko, ganun. Kaya masaya. I have an obligation as a tatay, well, not literally lang to my children. It's a obligation to the next generations. My responsibilities to the community around me, mas importante kesa whether papatok sa takilya or whether I make
enough money on one film to buy a Mercedes Benz, or whether I will win some global award. Ang generous niya talaga sa pag-share ng ano ng kaalaman niya. Open siya na hindi niya i-impose yung sarili niyang way of doing it. Mas importante yung pang-feeding of what's inside you that will that will encourage you to do your own work your own way. Si Kidlat parang tatay in the sense na malalapitan mo yan for help. Hindi lang inspirasyon, kundi pati rin sa gamit, sa equipment. He's so generous. Kasi si Kidlat, he's a family man eh. He was also like a father figure to the Baguio artists, the visual artists, the film artists, the performing artists there, because of his cultural work. No? And certainly, because of his pioneering work in alternative cinema and independent filmmaking, I'm sure the younger generation consider him a father also. Not only because of what he has done, but also because of his nature as a person. Madaling kausapin si Kidlat. And he's a very giving person, which I admire. He's a film guru who can teach us not so much by telling us what needs to be done, but rather by living, the principles that he wants to share. That's why if there is one figure in Philippine cinema who embodies, without necessarily calling himself, and I think Kidlat Tahimik doesn't want to bestow upon himself the idea he's the father of anything at all, except the father of his three sons. They call me the father of independent film. Siguro at this time, parang lolo na ako. Lolo. For whatever that means, no? Okay, that's a nice, flattering title. And maybe just I happen to be 30 years ahead of Raymond Red. Maybe kung hindi ako dumating man, baka si Raymond Red ang naging father ng independent film. Brings back a memory from when I was small and sometimes when he would go away for a while. I remember I always got his pajamas. Kasi nandun yung amoy niya. Parang ganun. There, you. It was 1978 when I brought... You're aiming here. Are you? Yeah. Ah, okay. And maybe one day, while you're playful with your art, just make sure that you like to do things for your community, for your family, for your country. Yung kanyang pelikula ay isang paglalakbay sa kalooban ng mga Pilipino, paglalakbay na ang pinakahantungan ay yung pagkilala na ganito pala yung mga Pilipino.
I've said so much sa Ringgo, you're probably gonna have bangungots tonight about sa Ringgo. Pero sana mababangong bangungot yung pinag yung mapag-frame mo ng sariling gwenda mo yung gabi. Good night. Kapag pinag-uusapan ang mga pelikulang matapang na naglalahad ng mga radikal na tema, si Ricky Lee ang sumasagi sa isip ng mga scholar na matamang nagmamasid sa pelikulang Pilipino. Halimbawa ng mga temang radikal sa lipunang Pilipino, ang pagsiil sa mga kababaihan sa mga pelikulang brutal, moral at karnal. Ang pang-aabuso ng mga may kapangyarihan sa gumapang kasalusak. Ang eksploitasyon ng mga sex workers sa private show. Ang pagsasamantala sa mga binubulag ng peking pananampalataya sa Himala. Ang pagkutya sa mga biktima ng HIV sa Dahil Mahal Kita, The Dulzura Cortez Story. Ito'y mga kwentong radikal din dahil isinulat mula sa mga mata ng mga biktima. May iba pang obra maestrang nasulat si Ricky Lee, ang ilan kasama ang kapwa manunulat, katulad ng Jaguar, Relasyon, The Floor Contemplation Story, Muro Ami at Jose Rizal, na naglahad ng tapat na paglalarawan at matalas na interpretasyon sa mga realidad ng lipunan at pagkataong Pilipino. Mahigit na dalawang henerasyon ng manunulat sa pelikula at telebisyon ang sinanay niya sa pamamagitan ng kanyang manual sa pagsulat at sa Ricky Lee Writers Studio. Marami sa kanila ay matagumpay nang nakapagsulat at nakapag-ambag sa pag-usbong ng independent films sa nakaraang dekada. Panoorin po natin ang dokumentaryo tungkol kay Ricky Lee na pinroduce ni Professor Roland Tolentino at dinirihe ni Ginoong Choi Pangilinan. May ipagtatapat ako sa inyo. Gusto kong maghanap ng lugar na totoong tanggap ako. Para akong barkong walang madaungan, palaging naglalayag. Kung kani-kanina pumupunta. Ricky, makakasurat ka pa. Pero nawawala. Bisek! Nakuteta niya! Ang nakita ko'y malungkot na tao. Ricky is always witty. And yet, pag ina-analyze mo yung pelikula niya, napaka-violent. Noong 1973, underground ako noon bilang aktivista. Medyo kailangan ko ng pera and at the same time, may lumapit sa akin na Filipino-Chinese group at sinabi nila na bilanggan po kasi nila para mas makapag-foster ng assimilation ng Chinese sa Philippine society. Gusto nilang gawa ng pelikula. Yun yung drug niya. Nung hawakan ko yung Filipino Free Press, kinuha ko siya as proofreader, copy reader, tsaka okay, contributor, ganon, writer. Ano pa kami, nag-union kami sa Free Press, nag-resign kami en masse sa Free Press, nagtayo kami ng bagong magazine, Asia Philippines Leader, kasama na rin si Ricky doon, staff writer na siya, doon sa Asia Philippines Leader. Tapos yun, nag-martial law 72. So yun, nagkataguan na ganon. After that, nakulong ako noong 1974 na isang taon. And then nakalabas ako by the end of the year. 1976, nakatira ako sa bahay ni Doy Del Mundo dahil best friend ko si Hill Quito. And so, nang ginawa ni Doy yung script ng Itin for Mike De Leon, inalok niya si Hill at ako na mag-co-write. Tinanggap ko yung alok, and so I co-wrote Itin with them. But again, maarte pa ako noon, hindi ako disiplinado pang masyado na papasok sa pelikula ko. Sabi ko, napukupolitika lang question ko. So, hindi ako nagpalagay ng credit. Ang common sa amin nung panahon na yon, yung pagbabasa. Ako nag-umpisa pa lang magbasa, hindi pa ako writer. Nababasa ko si Ricky sa Leader, sila nila Pete Lacaba. So, hanggang nagkita-kita kami. Ang ginawa namin ni Pete Lacaba yung Jaguar. In a way, magkaibang-magkaiba kami ng estilo. Magkaibang-magkaiba kami ng pagtingin sa pagsusulat. And na-realize ko yun eh, kabago-bago ko lang nagsusulat dun eh, nakita ko agad eh, magkaiba kami. Pero, tutulungan na lang kita rin. Yung pagkakaibang yun yung naging precious eh, sa karanasan kong yun. Kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Para kong nahihila niya sa ibang direction. And
hopefully marami rin siya natutunan sa akin. Actually, nagawa ko na yung storyline, na umpisaan ko na yung script, tapos medyo nahirapan ako. Inano ko si Ricky ngayon, hinila ko si Ricky. So may mga eksena sa kanya ko pinagawa. I think yung final ano na pinasok ang Smoky Mountain. Sa karanasan ko sa pagsusulat, isa sa mga natutunan ko, maski nagaano kaganda yung ideya mo, the moment na may sumalpok sa kanya na isipang ideya, binangga siya. May lumalabas na ikatlong katas. And madalas, yung ikatlong katas ang pinakamagandang ideya. So, hindi ka dapat nagiging kampante na nagsettle ka na ay okay na yung ideya ko. Kailangan pa rin siyang salpukin, banggain, barilin para lumabas yung ikatlong katas. This is the reason why I've always been open sa collaboration sa mga katrabaho ko. Lagi akong may natututunan sa kanila. Sense of humility lang ni Ricky yun. Mulat nung mag-umpisa yan, mahusay agad. Dalawang unang kwento niya sa palangka, first, kaya napansin agad. Ang script nun, kuwan lang, walang script. Walang masyadong description sa script niya. It's just like, let's say, sequence one, pantalan. Bumababa ng bangka na nasa pantalan si Salome, lumakad. At pagkatapos nakita sila ni Cardo at nag-usap sila, yung ganyan. So, the director has so much space para ma-execute niya kung ano naman galing sa point of view niya yung sinunod ni Ricky. Yung narratology, yung beginning, middle, end, yung mga ganong konsepto kay Ricky yun. Tapos yung think visual kay Ricky yun. Anong nakikita? Anong nangyayari? At yung pag-workshop para maunawaan yung creativity. Pag may mga workshoppers ako na nagtatanong sa akin na, so paano yan? Paano ka nag-survive sa industriya? Pinipilit kang ikahon. So, paano ka nagsusurvive? Ako ang sinasabi ko sa kanila, tinitingnan ko yung kahon as a presence na importante na nandyan para may binabangga ako. Yung struggling ko against the box ang magpuproduce ng magandang creative work. Kasi ang trabaho ng art, ang creative work, I think, ay trabaho ng pag-de-stabilize. You have to de-stabilize something. Kailangan may wasaking ka eh. So, kailangan mayroon dyan nakaharang. Nung 1980s, mga 1982, nung magsimula ako makaisip na magpa-workshop, mga 3 years pa lang akong nagsusulat sa pelikula. Kaya karamihan ng mga kakilala ko noon sinasabi sa akin, ba't ka magpapa-workshop? Anong nalalaman mo? Eh, kabago-bago mo lang sa pelikula. Pero niniwala ako na ano eh, na habang nagpa-practice ka, habang natututo ka, doon ka rin dapat nagsishare ng natututunan mo. Para mas dynamic, mas active yung ikot ng knowledge. Rather than inipon mo lahat ng natutunan mo, saka mo ipapasa doon sa workshoppers. Si Ricky yung it struck me na for someone parang like him, wala siyang ere. You feel intimidated but you're not terrified. Isang trait na I recall him as a mentor. Parang sa kanya, walang mali. Hindi siya marunong gumamit ng salitang pangit. Kaya yung pag nagwo-workshop, ikot ng ikot lang, ikot ng ikot. Ikot ng ikot. Hindi niya masabing pangit. Siguro, yung ganun yung katangian kung bakit siya magiging napakalapit sa mga tao. Remember si Ricky, mulat siya pool noon pa lang, laging may nakabuntot ng mga bata na gustong matuto. Isang batch na nag-stay with me through the years up to now, eh hindi totoong workshoppers ko, but rather mga estudyante ko sa UP. Kung babalikan natin yung history, yung kasaysayan ng Film Institute, isa si Ricky sa mga naunang magturo sa film na nag-handle ng script writing. Naalala ko nung estudyante ako, si Ricky, hindi siya madamot magturo. Mas kasi nung estudyante na magpakita ng interest na mapaghusay yung kanyang pagsusulat, niyayakap ni Ricky at tinutulungan. Para sa akin, kakaunti lang talaga dito sa UP, yung mga teachers na masasabi mong cool. Si Ricky Liang isa sa mga kakaunting teachers na yon. Kasi ang turing niya sa aming mga estudyante ay parang barkada lang. Hindi mo ma-feel yung teacher-student relationship in terms of yung samahan, ha?
nafe-feel mo lang na siya talaga yung masakakangat sa'yo dahil teacher mo siya, dahil sa dami ng kanyang mga tinuturo sa'yo na knowledge bilang isang estudyante. Pag estudyante ka na, Ricky, kailangan kang ma-expose kung ano yung nasa labas. Kailangan yung makipagsalambuha sa mga tao outside. Kung gusto mo mag-immerse bilang isang writer, madali na pumunta ka doon and then mawala ka sa sarili mo at magiging isa ka sa kanila, maski sino sa kanila. Usually sa workshoppers, kasi sinasabi ko yun eh, punta kayo sa isang lugar and then mag-inhabit kayo ng isang tao doon, kalimutan nyo yung sarili nyo, magiging kayo yung taong yun, and then lulutang ka na sa imagination mo and makakabuo ka ng kwento eh. As I was 19 or 20 then, part of the workshop, may isang time pupunta kami sa ermita para kumuha ng isang karakter na gagawa namin ng monologue na ipipresent namin sa ano, sa klase. May isang bar, tapos may lumapit na isang Ethiopian. At first, siyempre, inom-inom lang kami. Siya yung gusto kong aralin na karakter. Umupo siya dyan. Sabi ko, ayan, perfect, may subject na ako. E maya-maya, ang nangyari, akala niya gay prosti ako. Hinihila na niya ako, kaya dadalhin daw niya ako sa hotel. So, at one point, I saw a friend, one of my classmates, passing doon sa kabilang parte ng street, and I wanted to shout. Kaya lang, mundo niya, nasa iba rin na ganun siya. Hindi niya ako mapapansin. Dinala niya ako sa banyo. Tapos, hanggang mamaya, sinasampal na niya ako. Kasi I didn't want to join him. Nakaisip na lang ako ng ploy na I have a friend's house nearby. I'm gonna get girl clothes so that when we go to the hotel, it's less obvious. Pag tayo ko, tumakbo na ako pabalik ng Killer Ricky. I was crying already. At syempre, natutunan ko, when you're writing something, mas maganda talagang dinadama ko rin. I mean, it teaches me na alam ko na kailangan damahin ko that way na similar to that incident na kaya naging maganda yung nasulat ko kasi nadama ko talaga. Importante sa akin na sa writer yun eh, na maramdaman ko na hindi sila subject matter lang para sa akin. Importante sa akin lagi na nare-remind ko ang sarili ko na isa ako sa kanila, pare-pareho kami. And so pag tumitingin ako sa palibot na nakikita ko mga marginalized people karamihan na usually gusto kong maging subjects sa mga ginagawa kong pelikula o short stories, may feeling ako ng affinity sa kanila, mga parang mga nasa gilid ng society. Napaka-importante ng ginagawa niya na mag-focus dun sa mga character na nakikita lang natin sa daan. Pwede siyang isang babae na nakakita ng kung ano-ano at nakiklaim na may himala nangyayari. O kaya isang gwardiya na nag-good morning sa'yo. Paglabas mo ng isang shopping mall, baka ng isang bangko. Pero kay Ricky, yung character na yun, importante. Kung titignan natin ang pinagmulan ni Ricky, makikita mo ang mga bida niya ay mga ordinaryong tao. Hindi pahapyaw ang pagtalakay sa tinatawag nating buhay ng ordinaryong tao, kundi malaman. Malalim, malaman. May kinalaman sa lipunan. Yung uri ng sinema ni Ricky ay talagang kinu-question niya lahat ng mga assumptions natin, worldviews natin na kinalakhan na hindi nakakabuti sa atin o sa taong bayan. Allegorical ang pelikula ni Ricky Lee. Ito ay isang allegoria tungkol sa relihiyon, allegoria sa kababaihan o kasarian, allegoria tungkol sa politika. Ang himala ay isang napakalaking allegoria which does not exclude politics, which does not exclude gender, which does not exclude economics, poverty yun eh, which does not exclude mythology like sumpa. He's very good in fleshing out characters. Yung pagkakabuo niya ng character ni Elsa, hindi ito yung visionary, pero visionary na hindi mo alam kung kini-question ng pagiging visionary niya. Kaya habang pinapanood mo, kasama ka sa pagdududa at sa struggle ng isang karakter na si Elsa. Mahirap gawin yon kasi to present a character na multidimensional is para sa akin isang gift ng isang writer. Bihirang-bihira yung pelikulang aking-akin talaga mula sa simula hanggang sa huli. Ideya ko yung himala. Ako ang nakaisip na si Ismael Bernal ang kuning director. Ako ang pumili kay Nora Honor. Ako ang nag-alok ng project kung saan-saan. So, hindi siya commissioned project in a way. Project ko siya. And that's why special sa akin ng himala. Aside from, naging close friend ko si Nora Honor. Sa mga scripts na nasulat ko, kung pipilitin ko ang sarili kong maganap ng pinakamalapit sa puso ko, mangunguna siguro yung moral. Kasi akong ako yung moral eh. Yung humor niya, yung lungkot niya,
yung mga issues na tinalakay niya, yung klase ng mga characters niya, yung filosofiya niya, basically sa pinaka-core niya. I think ganun ako. O kung hindi man ako ganun, gusto kong ganun ako. I think importante sa isang manunulat ang hindi maging sigurista. Kailangan magkaroon ka ng courage to open that door, no matter what. Hindi ako natakot na maging maligalig na manunulat na gala ng gala, lipat ng lipat, crossover ng crossover, at violate ng rules. Because in a way, ang feeling ko noon, nagbubukas ako ng pinto. And kung mali itong nabuksan kong pinto, then nagkamali ako, then natuto ako, then maghanap pala ako ng ibang pinto, so bukas ako ng bukas ng pinto. Kung gusto mong maging mahusay na manunulat ka, isa sa mga dapat matutunan mo, get involved with life. Hindi yung ang involvement mo lang eh sa typewriter o computer mo. Doon manggagaling yung isusulat mo. Hindi siya manggagaling sa invento mo. Hindi sa imagination mo lang eh. Magagaling siya sa interaction mo sa tunay na buhay. Tsaka mo lang siya mai-imagine eventually. Diyan nagtatapos ang ikalawang episode ng Gawad Floridel. Tampok sina Vilma Santos, Kidlat Tahimik at Ricky Lee. Sa susunod na episode ay itatampok naman ang mga tumanggap ng Gawad Floridel sa larangan ng radyo. Sina Deli o Chadeli Magpayo, Eloisa Cruz Canlas na higit na kilala bilang si Lola Sela Bungangera, at si Francisca Custodio na tinatawag na Ate Babes ng kanyang mga tagapakinig sa Leyte. Ang palatuntunang ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 100th taon ng broadcasting sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Professor Nick Johnson, na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at TZUP. Sa pagdiriwang ng 100th taon ng broadcasting sa Pilipinas.